So what's up guys, welcome sa inyo lahat at welcome back pa sa Nate's TV. So medyo matagal akong hindi nakapag-vlog dahil ako yung nagka-trangkaso. Tumagalin po ng hindi akong trangkaso kaya medyo hindi muna ako nakapagawa ng mga sakyan. Hindi rin ako nakapag-biyahe, hindi ako nakapag-trabaho. So motor ko ay gagawin ko ngayon. So ngayon ako nagkaroon ng time para makalikot ito. So ito yung naka-stack pa ko ng mga wiring. So meron siyang black tension pagka siya ay bubusina o kaya nagpa-plaser o kaya naka-minor, hindi stable ang kanyang wirings o hindi ang mga ilaw. So ngayon sasubukan natin yung mga natutunan natin kay Kabikis Works. So Kabikis Works, shout out sa'yo. At ngayon sasubukan ko na yung mga natutunan ko sa'yo sa power upline dito sa motor. Gagamitin ko ngayon ang gamit ang ating ito original na bus relay. Sa mga auto supply ko po siya nabili, ceramic, mga ceramic socket para hindi kagad nasisira, pati itong ceramic fuse holder. Ito bumili na rin ako ng fuse holder para may safety purpose siya. Saka ito mga kumuha na rin ako sa truck nito mga automotive wire na number 14. So gagamit natin para sa positive. So madami naman ako dito mga wire ng mga automotive wire. Ito na kuha ko, nabili ko sa Shopee kay Trenda. So shout out sa Trenda. At ito ang gagamitin natin sa busina, then pang power. Ito rin ang gagamitin natin pang power line dito sa ating headlight, park light, and so, ano, so wala pa akong mini driving light and malakas naman po ang knob sight. Yan, naka-knob sight kasi ako nung bumili, kaya kahit hindi na ako mag-mini driving light sa ayos lang. So kaya rin. Kung medyo maingay dito at nagkakagulo yung aking mag-iradya sa loob ng CR, sabi maligo yung mag-ina. Ito, dual contact horn. Kaya and talagyan na po natin ng hazard. So ayan po, update lang po sa ginagawa ko. So yan, nabalang po yung wire harness. So ito, ito yung pang-dirtil ng headlight. So itong headlight switch tinanggal ko kasi minodified ko yung supply kasi ng papasok ng kill switch natin at pupunta ng headlight ay nagsanga lang po siya. So nag-way lang po siya kaya pinutol ko pa yung isa doon. So supplyan ko po itong isang kulay blue wire. Ito pa yung nag-supply niya. Tapos siya naman ikukunik ko dito. So wala pala ako mga terminal kaya hindi ko siya magagawa ng connector. So dadugtong ko na lang muna pang samantagal. Take note guys, kung hindi kayo scalable sa pag-wiring, huwag nyo pong gagayahin yung gato. So ayan, ito. Kaya may nakikita kang may balat dito sa kanyang accessories wire. At saka ito, number 86, ito ng ating relay. Sasama ko yan dito sa accessories wire. Para pag-open, naka-trigger na agad siya. So ito number 85 natin, dito natin ilalagay sa ignition switch. So alagyan po natin ito ng i-terminal. Tapos nakikita nyo po ito. Yan, nakikita nyo itong isang kulay green wire na ito. Lalagay ko ito sa negative ng battery. Diretso dito sa body ground ng ating ignition. So palalakasin po natin yung kanyang body ground para mag-level sila ng kanyang accessories wire. So para hindi nag-aagawa ng voltage ng load itong ating sa body ground. So palalakasin pa natin, dadagdagan natin yung kanyang body ground. Ganyan po ang pag-level up ng power upline. So yan po ang turo ng ating isang master na si Kabikis. Tapos makikita nyo po ito, nakakalat pang wire na ito. Papunta ito sa kusina. So isa po dito yung papunta sa headlight, sa high beam. So ito makikita may diode dyan dito, nakahinang. Tapos ito naman diretso sa halos switch. Tapos yung isang blue wire ipapunta sa ating busina.
dual contact horn. So dual contact horn po siya. Ito ang stock na busina at ito ang piyaa. So ayan, i-organize ko lang po muna itong AK bago ko lagyan ng tape bago ko sila doon. So mama sila, ay what? Mama sila niya Gunggong! Ihinang ko pa po siya bago ko po sakaduhan para mas patibay po ang kapit ng wire para hindi naglulos kontak kahit napasukin ng tubig. So kailangan pong ihinang. So, okay po, ayan po. At take note po, kung hindi kaya ng spill yung gatong mga klase ng pag-wiring, huwag nyo na po munang huwag po muna kayo mag-DIY kung hindi kaya ng skill level nyo. So, baka masulog lang ang inyong motor. Pabayad nyo muna sa mga marunong wirings. So ayan, get update ko lang kayo mamaya. So guys, update po sa aking ginagawa. Ito tapos na. Ayan, naka-organize na po yung wiring nga. Ito, yung switch ng hazard, yung hollow switch. Ginawa ko na po switch ng hazard kasi baka ito naman siya. So ito din po yung aking relay na nilagay para sa headlight and park light at tail light. So ito lang po yung lahat. Dito pa po yung isang relay sa lapa. So ayan, bali dalawa po relay niya, isa para sa busina at isa para sa headlight. So kapalit ko na po muna, assembling ko na and mamaya para matesting na natin. Ayan, okay. So guys, update guys, ito tapos na yung aking nagawa. So nilabas ko po sa bahay at nakakahiya doon sa may mga kapitbahay ko sa apartment. So ayan, yung aking speedometer yung aking voltmeter talagang hindi nag-stable. So stable na po yung ilaw niya, hindi ka tulad dati na kumukurot-kurot pagka naka-minor. So ngayon ay stable na siya. Yan, naka-park light siya. So i-hassle po natin. So ayan, tignan niya, wala siya fluctuation, stable. So headlight natin, oh, pero hindi na bumabagsak ang kanyang voltmeter. So hindi na po umaabot ng 11, hindi tulad nung dati na umaabot hanggang 11 kanyang voltmeter. So ayan, wala hanggang fluctuation yan. Kaya stable na po ang kanyang ilaw. So babusin na po natin. Tignan nyo po ang park light. Tignan nyo po ang park light at headlight. So hindi po siya nagbabago. At ngayon isa-switch naman natin yung dual contact. Ano po ito? Ayan, nakakahiya sa aming kapitbahay. Nakakahiya sa kapitbahay namin. So naka-hazard na po siya. Ayan, tignan nyo pa. Stuck pa ho yung aking bulb. Hindi pa ho nakakabili ng LED. Hindi pa po dumadating yung aking order sa Shopee na LED para dyan sa tail. Tail and brake light. So, ayan. Hindi na po siya nabagsak. Okay. So, uwi naman tayo. Gabi na po. Yung aking anak ay sumama pa. Mabal pa yung aking anak. So naka-LED na rin ako ng ilaw sa aking panel board. So ayan, so may order pa ako sa Shopee na para dito sa park light dito sa tangke. Para dyan talaga. Tapos may kasama na siyang signal light. So nalagyan ko din ang signal light dyan sa may push-push. May tayo na yan. Kaya update ko na lang pag meron na ulit. O sige, hanggang dito na po ang aking video. So maraming salamat sa inyong walang sawang pag-suporta sa aking YouTube channel. So mag-iingat po kayong lahat and God bless po.